yeah, as early as this one. Pero knowing na meron ng turtle, possible na mag-contest agad yung Onic dito even though nakakuha lang sila first blood. Oo, kumbaga para dito sa dalawang teams natin. Nilang nagiging galaw. But the difference is that for Etomax, mas kailangan niyang hanapin kung saan na pwede manggaling dito si Ibaloy, even the other heroes na basa-basa papasok. Even Dilarcy, kung baga pinakakailangan niyang kontrahin dito, yung mga ski. Okay, but speaking of... Si Baloy ski na naman, yung mga ski nga, pero alam niya rin na hindi siya pwede gaanong lumalim. But andito ng mga tropa, sabay-sabay na sila, gustong sumayaw sa gitna ng turtle. Pero the turtle has been secured, I mean from Ryzen. Nandito na nga yung Demon Slayer, kaya siya yung nagkaroon ng mas may advantage compared to Kairi, na nakaano lang pala, high and dry. Yeah, sobrang bilis nung nakikita natin mula doon kay Ryzen. At syempre meron siyang mas magandang retribution. Kaya nga naman mas maaga din yung kanyang levels. The real idea is, hindi talaga pinapabilis yung XP ng Jungle Emblem, but more like, ang bilis mo kasing mapatay yung mga creeps. Yung damage. So, bilis kang pumunta at mag-transfer at kaya naman, nakakalamang yun si Ryzen 1.9 compared to Kairi's 1.4. At when it comes to the XP, halos 1,000 din. Ito talaga yung kakaiba, no? Kaya, nakakalamang. At syempre, pagdating ng turtle fight, bukod sa mas mataas yung retry mo, mas mataas na yung level mo. So, definitely nasa yung talaga yung advantage if you're playing this Jungle Emblem. Oh, tas kanina, during that turtle take din, for Omega, sumakto kasi na nakazone at yung mga ibang players sila against the players of Onic. As to why si Ryzen, kinailangan lang niya mag-Tempest of Blades. Nasecure niya yung turtle after nun, alis na agad out siya na. Yep. Against Onic. And Onic right now, iba yung kanilang nagiging formation sa ating mapa. Dilarcy ay pumupunta sa mga ibang lanes helping out his teammates in terms of the vision and if ever man na magkaroon ng salubungan para sa ating dalawang team. Nanungkit lang eh. Nanungkit lang si Ryzen doon sa turtle. Parang pwede nilang gawin yun ng paulit-ulit since pwede nga na mas may advantage siya in terms of the retry damage na laging Onic yung magsa-start tapos ituloy na lang nila if ever, mag-steal na lang sila na mag-steal. But now, Baloy skill, napa-overextend na naman, na-burn nga dito actually yung flicker niya, na-predict niya eh, narinig niya rin yung talon nung nagsistretching-stretching. But now, kailangan ulit nila mag-group up for the upcoming turtle fight. Oh, interesting yung nangyari kanina sa may buff for Ryzen, napakaganda na pasok doon ni Chakno. Supposedly, gustong gawin ni Baloy skill is manggulo para ma-reset yung buff, pero na-secure pa rin niya without any delay for Team Omega. And again, Omega ngayon sila yung nauuna in terms of the positioning. Uy! It's them knowing. Chak Mamba with the setup. Kahit mag-isa lang si Baloyski, eh ginow niya pa rin. Alam niya, laking bagay nun for this turtle take na hindi na makakapag-check yung Onic at wala ng possible contest. Pero mukhang si Kelra ata magiging target on the bottom side. Tatlo laban sa isa pero nakaramdam. Nakaramdam si Kelra. Meron atang spider sense. Hatred. Maglalagay ng payong pero napa-atras. Hindi niya tinamaan. Napa-sidestep. Hindi natutuloy pa. Flicker burn. Hatred. Hindi siya naging successful sa kanyang misyon, pero si Chakno agad na de-depensa and this will help Omega to secure their turret na hindi muna mabigay o hindi muna mabasag ng Onic. Napakaganda for the side of Omega, although for Kelra, dalawang minion lang ang kanyang nakuha doon for Onic. So umangat somehow yung nakaangat dito somehow yung gold ni Marky, pero lamang pa rin siya in terms of the laning. But again, Onic, Baloyski nakikita. Lagi talaga siyang sumusobra dun sa linya na may nakalagay na do not cross. Wala man dito yung traps na nailalatag na ni Etomax same as before. Si Chakno naman yung nagiging problema niya na laging pwedeng siya yung hulihin eh. After a jump, yung crowd control, yung bouncing ball, hindi na agad makapag-guiding without yung isang Mathilda. So wala nang means of escape. Oh, kumbaga parang ultra instinct na to for Omega, even for the Onic, kailangan na ilabas na nila ultra instinct nila ngayon against Chakno because Chakno definitely with a vision and parang yung mga pasok niya dito against Onic, nasesecure din kasi agad ng kanilang combo. But yun lang. Si Etomax binawian na, tapos si Chakno magiging target, pero si Baloyskin naman mag-isa. Kelra kasama niya, 2v1 situation, flicker burn, pero yung mga bala dito, nagkamali ata ng tutok bandang likuran. Sabi niya, kala pupunta doon, kaso nga lang Torin ang magiging target ng Onic. Chakno, hindi niya kayang depensahan ito dahil mag-isa na lang siya. Pero sayang yung bala na yun, yung tutok ni Kelra. We were expecting na dederecho yun. Possible kill na sana on Baloyski, pero nabitin lang ng kakaunti. Very good trading coming out from Onic. Siyempre, lugi pa rin sila dito. Pero mid lane kasi yung kanila na push. It would have been perfect kung equal ng hero kills. Kaso nga lang si Dilarcy ay nabigyan ng dalawang
course ng Omega sa may top lane, tapos nakapag-push nga lang talaga ang Onic sa may mid lane. At least yun yung kanilang saving grace dito. Kailangan pa rin nila maghabol sa Omega, at yung Omega sobrang bilis pa rin nila mag-take na objective sa ngayon because of this jungle. Every Marky dodging that! Wow! Marky with a prediction. Na alam niyang tatalo ng siya ni Chuck, no? Kaso nga lang ngayon may ipit na siya without the flicker. Nagamit niya na lahat, pati yakap niya. Wala nang chance. But now that is a trade for the turtle. Gusto lang manggulo. Pero grabe naman yung sense ni Marky doon. Oh, kung kanina mayroong spider sense si Kelra, kinuha rin yun ni Marky. Ako yung kuya mo eh. Oh. Meron din ako niyan. May mga sarili silang senses kumbaga na pinapakita ngayon. And Onic, ang ganda na nagiging trading nila. Imagine, pumunta sila sa may mid lane, naka-destroy sila, even on the bottom lane. Yes, hindi nila nakuha yung turtle, but at the same time, ma-maximize nila yung potential ng kanilang lineup. At trade after trade, even Omega, hindi na sila ganun kalalim as compared to the vision that they have earlier para sa ating mga teams. Uy, si Choclo, nasasaktan. Napakasakit, pero Balois goes down. Nadamay pa yung isa. Damay si Villan, dalawa babagsak. Habang yun si Ryzen, pwede niyang ituloy, pero middle lane, nandito yung kanilang canon. Pwede silang magbasag. Kaso nga lang si Ryzen, patalong-talong na lang. Tumatawid-tawid na lang eh. Kumbaga para kay Ryzen dito, yung pinaka-presence niya against Onic. Anytime kasi pwede siyang pumasok, pwede siyang mag-deal na damage against his enemy team. And at the same time for Onic, pwede yun yung maging, pwede sila ma-psych nung ganong klase mga movement. Kasi anytime pwede may tumulon from the Kufra, meron ding possible na wind blow from Etomax. And Onic right now, the good thing is that alam nila yung pwede nilang mga gawin na trades against Omega. Nakasira ng Tori kanina si Dolarski sa may top lane, which is very, very good. Pero may sagot din yung Omega and bottom lane Onic. Madedepensahan pa rin nila. Mm-hmm. Nagsasama-sama na rin yung Onic eh. Same sa ginagawa ng Omega, but the difference is, wala atang pang setup talaga na sure hit yung Onic, same as Omega na meron silang yakap. Well, yung Onic kailangan nilang sumakto yung Circling Eagle or makakonect yung knockout strike ng magkakadikit yung mga members ng Onic, ng Omega. Ibang klase yung pang-aura na ginagawa dito ng Omega. Forcing Onic dun sa mga bad trades in a way. Kanina nakapag-trade pa yung Onic, pero ngayon mas napapaganda na talaga para sa ng Omega. At yung late game composition ng Omega, natin mas malakas kaysa sa Onic, eh lamang na ngayon sa early to the mid game, which means itong Lord ay mapupunta sa kanila easily. Is this another one-sided fight para sa Omega? At yung parehas nga lang talaga dun sa game 1 is aggressive din ngayon si Ryzen. Mas confident siya ngayon na pumapalag versus Onic. Dumoble yung confidence sa game 2. Sabi niya kailangan niya ng mag-all out. But now, gusto pa rin nila mag-knockout ng purple buff. Possible take on the Lord. Wala na namang contest. Onic is still struggling. Same sa game 1 na sa early game pa lang nahihirapan na sila. But for this one, Omega, kailangan pa rin nilang maging maingat eh. Hindi pwedeng sumobra lang sila ng sumobra kasi yung Onic pwedeng gamitin yung opportunity na yon, Chantel. Oo, kumbaga parang yung movement naman ng Omega, very interesting. Kasi kung mapansin natin kanina, very tight on the middle lane. Tapos yung nung nakakahabol dito yung Onic in terms of the objectives, bigla nilang binuka, nag-focus sila on na taking down turret sa may gilid, top lane and bottom lane. And eto na, speaking of bottom lane, the aggressiveness is still there para sa ating teams. Si Dilarski ang sakit ng mga suntok. Napilitan si silang matras, tapos si Kyrie nakaabang na. Yun pala yung connection nila. Sabi nila, pre, hihiluhin ko muna ng konti, tapos ikaw na yung kumuha ng kill. And with that, Etomax is down. Hindi sila makakapag-penetrate basta-basta. Kaso si Dorska mapipilitang umatras na. Kaso nga lang, ando na yung sniper. Ryzen is low. Pero Tempest of Blades na gagamitin niya para makatakas lang. Renjo nakapwesto. Gustong pumronta. Chakno gustong tulungan yung tropa niya. But now they still have the Lord and Onic. Mapipilitang dumipensa dahil puno pa yung HP nito. Pero sama-sama pa rin ang Omega at kompleto pa sila. Kulang ng isang miyembro ang Onic. So this might be a setup for Chakno. If ever na gusto nilang i-force, middle lane turret is down. Inhibitor turrets lang natitira ulit for Onic. Parang same story na naman. Same na same. Pati yung first Lord take ng Omega in the previous game ay pumabord din talaga sa kanila at naubusan ng Toring Onic sa labas. Boom! Baloyski napilitang gamitin na lang ang Circling Eagle dahil naipit na siya. Omega, ang linis ulit ng pinapakita, Shans. Oh, sobrang linis na pinapakita ng Omega. It's just them, very calculated ang kanilang mga pasok. Even for Chakno, ang nabagit natin kanina for Onic, as much as possible, gusto mo, maganda yung Circling Eagle, no matter the same time, yung kasi sinasalubong, pero yun yung overturn.
Uy, buti ka na. Sakit! Secret na ngayon ang magiging target ni Ryzen. Kinuha lang yung espada at itinara ka agad-agad. Dalawang mawawala. Mabubuhay na ngayon si Baloyski. But hindi ito enough para depensahan yung firepower na meron yung Omega. But for this one, Wolf, sa tingin mo, ano pa yung kailangan gawin ng Onic if ever na gusto nang baliktarin tong laban na to? Yep. Defend. Make sure na check na yung bush. Kasi nangyari dito kanina, si Chakdo, sobrang napapaganda palagi yung pwesto at siya yung dahilan kung ba't gumugulo yung pwestuhan ng Onic eventually. Tapos another way for Onic to do this yung split na talaga. Mukhang doon na sila mag-resolve doon sa kanilang old ways. Look for, maghanap ng pagkakataon na makakita ng split push. At hindi nila pwedeng bigyan itong si Chakdo. Mahirap eh. Mahirap na yan, madaming... Adaling Rumes po ang Omega. Oo, kumbaga ang dami din kasi ang kailangan i-consider dito ng Onic. Imagine, pag tinry nila i-force dito na patayin agad si Chakno, meron pa siyang flicker. So, possible na magkaroon ng the usual flicker yakap na play ni Chakno. Even for the side of Omega, tama yung binagit ni Wolf, grabe sila bumakap. Yung backup nila, alam mo yung mga magkakapatid na babawian kapag may kapatid na lugi. Oo, pag naapi, kailangan may rest back eh. Ganun nga yung pinapakita nila, no? The power of family. Kaso ngayon si Chuck, no, mapipilitan ng bait, mapapatras lang siya habang mapapagamit o mapipilitan ng Onic na mag in-out muna. Cha-cha moves muna tapos reset Lord. Pero ngayon, balik na naman sila sa kanilang mission. Hatred, hindi makita na mataan si Baloyski sa bayban ng gitna si pero buhay pa rin. At dito na yung payong kapatid, pero mukhang andun na ang agaw ni Hatred. Tapos may flicker yakap pa coming in from Chuck, no, the counter go. Kung kukunin niyo yung Lord namin, kailangan may kunin din kami sa inyo. And that is a trade. 2 kills for Omega. Lord naman ang makukuha ng Onic, but now, pwede silang rumekta dito ng basag sa inhibitor turrets. They have the minions. Kulang sa miyembro ang Onic, pero Dilarski, sasapakpaan dito na yung kanyang kamao. But now, here is the Lord. Enhanced minions para sa kanilang respo. Yung Omega, mapipilitan ng mag-back away, pero napagandang laban, mga kaibigan. Kelra, magiging target na masobra ata. Jump! Baloyski will go down and si Kyrie na lang at si Hatred ang natitira right after that Lord take. Hindi pa sila not contento, sumobra pa ng sumobra at ito yung gusto ni Chakno. Pag the more na natitip kayong dumiretso ng dumiretso doon sa ganong moments is yung Omega talagang nagka-clapback kagad-agad. Ang masasabi ko lang doon sa ginawa ni Chakno, sheesh! Grabe ibang level yun. Ibang level yun. Ayan, yung replay natin. And again, Chakno. Yup. So the timing was perfect. Alam niya na i-go doon. Sobrang solid na depensa mula kay Chakno. Napakaganda ng kanyang performance all throughout this game. Mula doon sa una kung saan nahanapan agad nila ng kill doon kay Baloyski. Nakakuha sila agad na additional. And Hatred, ito na yung mga plays na ginagawa niya, the bush plays. If not for the heroics of Hatred, though. Matatapos na itong game na ito. Mm-hmm. Ang ganda nung steal na yun. Oo, kumbaga si Hatred, lalaban din siya na most patient player. During that time, hindi talaga siya gumalaw. During that moment, di siya nagparamdam, hindi niya pinaalam na nandun pala siya. And again, with Onic, that kind of instinct, pwede na i-prolong yung ating laban. Pagandahan na lang ngayon ng mga pasok. Speaking of pasok! Napasobra ka si Chakno. Kaso may follow-up play na kagad-agad. Here comes Kyrie. The episode blades na gagamitin. Pupulutin lahat ng espada pero dalawa lang ang makukuha. Kyrie, mukhang magiging target na ng Ugi Shadow Kill pero balik lang kay Baloyski and a killing spree for Ryzen. Si Kyrie ngayon mapapabagsak na rin pero kapalit ito ang buhay ni Chakno at ni Ryzen. But now we have a 3v3 situation. Ito yung laban na pinakaaantay natin, mga kaibigan. Yung talagang palagan kung palagan. Sobrang tight ng ating naging sitwasyon. Imagine, parehas na jungler at parehas na mga roamers ang namatay during that team fight. Yes, this is a 15-5 score, but Onic with the instincts. Take note, Hatred now has the Holy Crystal. Additional damage para sa kanila na... Ooh, ang sakit ni Kera yung bahala. Hindi mo akalain na aabot yung range niya doon and bigla na lang bumawas yung HP bar dito ni Hatred ng lambot. Sabi kasi natin, additional damage para kay Hatred. Sabi ni Kelra, meron din akong massive damage. Ngayon meron tayong Lord. 16 minutes guys, para sa ating dalawang teams. Again, naka-steal ang Onic in terms of that Lord take against Omega. Naka-position ang ating mga players ngayon.
si Baloyski ngayon ang nagsisilbing bait para sa side ng Onic, pero si Chaknu medyo indecisive din, pero mukhang may napasobra. Nagkamaling kahata ng dinaanang skinny Tarenjo. Possible, ngayon na nga napabagsak siya, pero balik lang agad si Kyrie. But now this is a 4v5 situation. Kyrie, mapakatakas pa nga ba? Meron siyang guiding light, pero may burning sensation. Kaso nga lang si Dilarski ngayon, gusto kong mabon kay Etomax. Superhero ba to? Pero may kamao. Tatlo laban sa isa, palit lang talaga. Pero 1-for-1 trade lang ang mangyayari. Paulit-ulit lang ang nagiging palitan, but now dalawa pala ang bumagsak sa Omega. So this is an advantage for Onic to take on the Lord. Oh, grabe, grabe nangyayari ngayon. Para nakailang noon na tayo ng Tom and Jerry episode. Lagi naghahabulan. Walang nananalo. Oh, and what's happening right now is man-to-man defense for our team. Ooh. Again. Yun lang si Chaknu nakapwesto na kagad, pero may bawi! Onic kayo, gusto lang rektahin! 3-man down, pero babawi pa immortality pop, pero the Hyper's Passion will take on Marky. Ang ganda ng pwesto niya doon. Tapos ito na yung pinakaantay ng Onic na si Rencho na lang mag-isa. Eto Max will be alive, but wala nang chance pa na manakaw pa nila tong Lord. Habang nagkekwentuhan tayo dito, Chantel at Wolf, bigla tayong binigla ni Chaknu. Kaso nga lang, alam ng Onic yung gagawin right after that. Alam ng Onic na meron na rin silang damage, hatred with that umbrella, and even Kyrie right now, yung movements niya, talagang pinipilit niya na pumasok dito yung kanyang mga shuriken against Omega, at napakasakit agad noon. Follow-up damage lang para sa kanila, kompleto na ang tatlong damagers ng Onic. Ngayon, we have Marky, Kyrie, and Hatred. Now they also have the Lord, and Omega now has to defend their base and their inhibitor turrets. Napakakunat na nitong Lord na to, at yung Onic ang may hawak ng kalamangan. They can use this Lord to take down turrets from the side of Omega, and real-time win rate lamang ang Omega dito, pero mukhang may kita natin yung aggression ng Onic na pwede nilang gamitin nga yung Lord for their advantage. But now Omega is still waiting for the right moment. Chaknu, possible na gamitin nila dito as a key element if ever na gusto nilang gumawa ng comeback play. But this one, set na lang talaga ang gagawin at depensa ng Omega. Kailangan nila mag-set ngayon, pero masisira yung na depensa. Hindi, nasira pa rin. Mahirap to para sa side ng Omega, dahil basag na ang dalawang inhibitor turrets nila. Sila yung kanina pang may hawak ng kalamangan, pero mukhang mababaliktad pa. Akala natin Omega yung lamang pagdating ng 18-minute mark. But now, Onic na ata. Gustong patunayan na sila rin kayang-kaya yun. It's Onic time, pero mukhang hindi pa matatapos ang laban dito. Omega still alive at talagang gusto pang pumalag. Onic has the control in terms of the map. Na-clear nila yung mga minions kanina pa. Possible waiting game for the next Lord. Pero anything can happen dahil it's an even ball game. Naintindihan ko kung bakit yung real-time win rate natin nakapanig pa rin siya sa Omega even after Onic gets a big wipeout. Yung late game, yung depensa, yung scaling, ibibigay mo pa rin yan sa Omega eh. I'm not entirely sure lang kung gaano kalakas itong late game ng Jungle Emblem na Ling. Obviously, compare sa isang Assassin Ling, Assassin Emblem Ling, talaga mas malakas yung Assassin Emblem Ling. Pero, Veil pa rin to, Ling pa rin, at syempre meron pa rin factor nung ultimate na Tyrant's Rage eh. So, I do feel na yung real-time win rate dito na nagsaside sa Omega, nagme-make sense siya eh. Pero hindi yon pwedeng hindi pwedeng makapati yung Omega dito. Onic pa rin ang nakakalamang na ngayon when it comes to the gold, when it comes to the map control. Pero pag nakahanap ang Onic na mga malulupit na shutdown, just like what they saw earlier on, kaya nila tapusin to. But that is also true sa Omega. So abangan natin yung mga setup nila katulad nito. Si Baloyski yata magiging bait, pero atras din kagad-agad. Yung base ha, na Omega? Pwede sila ditong mahirapan dahil sa minion waves na naipundar ng Onic kanina pa. So ito yung nagiging disadvantage sila as of now. Dahil yung Lord, nasa side ng Onic ngayon, nakaposisyon sila doon sa mismong Lord pit, and nahihirapan mag-check yung Omega basta-basta. Pero ang sakit naman yung sniper, si Ryzen, nasasaktan. Tumatama. Isang mabilis bumaliktad ang ating win rate possibility para sa ating mga teams. And again, Onic, sila na ang nagiging aggressive against Omega. This is now the fourth Lord possible para sa ating 21-minute game time. Again, Hatred, one of the most patient players. Nandun pa rin siya. Same lang eh. Same lang yung pwede siya doon. Pwede siya magulat with that advancement. At
ang Onic ngayon, ang pinakaginagawa nila, sabi nila, teka lang, pwede nating makuha yung farm or yung pinaka-buff dito ng Ling ni Ryzen para mahirapan siya na gumalaw. Mm-hmm. Yun talaga yung kailangan nilang gawin. And Ryzen, without a purple buff, magsa-struggle siya on using his ultimate na hindi siya basta-basta makakatakas doon sa possible setup nga na gawin ng Onic. But for this one, Lord nga magiging target ng Onic. Ito yung kanilang ipa-prioritize. But Omega, meron silang vision. They have Chakno on the front line na pwedeng magsilbing bantay. Kaso si Eto Max lagi siyang naiispadaan. Yun lang ang mahirap eh. Pag na-low in HP na kagad-agad. Dahil yung Omega ngayon, eh gusto nang bumawi ng go. And there goes the Falling Star Moon Rage. Gustong pasukin si Marky pero mukhang extended teamfight. Kaso nga lang, Bawi na agad. Kaso nga lang, andito pa rin yung Lord. At magagawad pa sila. But the Lord has been secured by Marky. Tuloy-tuloy pa rin ang Onic. At it's Onic time na nga ba. Pero si Kelra, andito pa yung mga bala. Takbo-takbo, bilis. But Marky! Nalagang immune siya, hindi siya natatabla ng mga bala na dala-dala ni Kelra. Chakno, mag-isa na lang dito na mag-buy time. Immortality pop, basag dito ang Omega habang si Eto Max na lang natitira. They have the Lord, they have the minions advantage, and nagmamarcha na sila sa Medellin. Naririnig na ang sigawan. It's Onic time na talaga at nag-aabang na sila. Oh, there's a sniper! What a sniper! Coming in from Marky! Ito na ang sinasabi nating labanan na matindi! Onic mga pre, all one for our last series! Ibang klase yung laruan dito! Kung may kapangyarihan lang akong dalin kayo dito mga kaibigan, gusto kong marinig nyo yung sigawan ng dalawang teams! Hindi lang dahil sa pagkapanalo ng winning team, pero yung sigaw din kanina!